What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat at isang pinagpalang araw sa inyo mga kabata. Yo guys, gagawa tayo ngayon ng video reaction dito kasi ito si retired Colonel Bong Lebreha na pasugod diyan sa Quezon City Police. Di mayroon siyang tauhan di umano na aresto ng QCPD na nangungutong. At ito naman si Retired Colonel Bong Lebreha, galit na pinapagalitan yung tao niya, mga kabata, diyan sa QCPD, diyan sa Quezon City Police Station. Matatandaan natin yon, mga kabata. Ang ano ko rito, mga kabata, kung kasi siya yung boss eh. Huli na, nasa custody na ng Quezon City Police yung kanyang tauhan. So ang komento ko ron, mga kabata, ay hindi pa naman siguro na nahatulan ng hukuman kung mayroon mang pagkakasala yung tauhan niya. At kung masasabi nga natin na siya ay nangutong, kasi hindi rin natin masisisi to, mga kabata. Unang-una, ang may kasalanan dyan, driver. Kasi kung walang magbibigay ng pera dito sa mga MMDA, traffic enforcer, ay wala sanang makukutungan. Ay pag nasisita, may mag-aabot, nyari may pag-usap, pag tinanggap naman, at mamasamain. Gaya niyan. Gaya nito, mga kabata. Dapat ang ano ron, pati driver isama. Isama rin sa kaso. Kasi hindi rin natin masisisi yung itong mga traffic enforcer. Unang-una, mga kabata, yung sahod data diyan sa MMDA, ang pagkakaalam ko dyan, yung mga traffic enforcer, kahit matatagal na, job order pa rin. Meaning, hindi regular employee ng MMDA bilang isang ahinsa ng gobyerno. At kaya siguro, nakakaisip na gumawa ng masama. At lalo kung may pangangailangan sa pera. Ito guys, pakinggan natin yung mga ano ni Bong Lebreha, pinagalitan sa harap ng mga media. Eh, dapat doon, mga kabata, nantay niya sa opisina niya, pinatawag niya once na mga pagpiansa to, kasi hindi pa naman na hindi pa naman siguro nahatulan, wala pang desisyon yung ano, wala pang desisyon yung hukuman kung talagang nagkasala to. Yung kasi extortion, robbery extortion, 300 pesos. Ano nga, 300 pesos lang siguro kasi tinignan ko to eh sa mga kung ano to, na naibalita. Naibalita to sa GMA7 eh. At doon ko nakumpirma na positive. Kasi nakuha ko lang, nakano ko lang to, video lang eh. Yung napanood ko eh sa Facebook eh. Alam ko matagal na. Mga 3 araw ko pala itong ano, 4 na araw, mga bata. So tinignan ko muna kung ano, kung saang media outlet ito lumabas para sure tayo maya. Okay na natin yung pagsugod ni Retired Colonel Bong Lebreha dyan sa QCPD na pinagalitan yung kanyang tao. Ha? Ano masasabi mo ngayon?
Sinasabihan na kita na sa opisina ka lang. Wala ka ng ibang gagawin. Anong ginagawa mo? Sino naman ang may sakit kayo? Sinabi ko na sa'yo, kung hindi ka man kita mapapaalis sa MMDA, pulis ang huhuli sa'yo. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali, Raul. Ayaw mong tigilan yung ginagawa mo, kaya palipat-lipat ka ng unit sa MMDA. Rason ka lang rason na malinis ka, na wala kang ginagawa masama. Ano ngayon? Ha? Ikaw lang ang tumungi sa unit namin, ha? Ikaw lang. Hindi ka na nga sinasabi sa operations, tapos sa opisina ka na lang. Ano pang ginagawa mo? Pagagutan mo yan, ano, ha? Ha? Nagkulang ba ako sa'yo? Nagkulang ba ako ng paalaga sa'yo? Puro karason, wala kang ginagawa. Pero ano ngayon? Di ba? Sabi ko sa'yo, kung hindi man ako makapagpatanggal sa'yo, kung hindi man ako magre-report sa'yo, pulis ang uhuli sa'yo. Yan na. Ayan na. Ayaw niyong magbago. Hindi naman kayo agrabyado. Hindi kayo agrabyado sa sweldo. Hindi kayo agrabyado sa benepisyo. Potong pa kayo ng potong. Ayaw niyong magtigilan. Kutungan mo rin. Hindi ka ba nahiya sa ginawa mo? Hindi ka ba nahiya sa ginawa mo? Ha? Ano sa palagay mo? Tama yung ginagawa mo? Masabi ko sa inyo eh. Ha? Pasalamat ka, hindi kita nabigyan ng ganto, ha? At kung nabigyan pa kita, baka ako pa... Ano, alam ko, aray, malinis ka pa? Ano? Wala kang kasalanan? Nakikita mo yung mga... Yung motor mo, nilagyan mo ng bubble gum para hindi makita yung numero? Hindi ba kawatan yan? Hindi ba kawatan yan, Raul? Ha? Bay, talagang may ano, may pagkakasala itong traffic enforcer, mga kabata. Ha? Kala ko kasi sa una, malinis itong traffic enforcer. Biktima ng haka-haka. Yung pala, yung kanyang service na motorsiklo, mga kabata, tinakpan ng chewing gum para hindi makita yung numero at para hindi rin ma-identified. So, hindi rin natin masisisi itong traffic enforcer, maaring gipit at mayroong problema at talagang nangailangan ng pera. So, ang punto ko rito, mga kabata, kasi kung mayroong mga driver na nasisita na handa naman aminin yung pagkakasala, o sige sir, total may traffic violation po ako. O sige, tikitan nyo lang ako. Kasi kung walang magbibigay ng mga driver dito sa mga traffic enforcer, walang mangyayaring kutungan. Di ba? Hindi po ba, mga kabata? Walang mangyayaring na kutungan. Ha? Kasi dapat pati driver, isama mo rin sa kaso. Sa kasong panunuhol. Ha? Mga driver, ha? Makinig kayo. Kasi, arigluhin nyo, tapos magre-reklamo kayo. Alamas, para kayong tangan yan. Ay kung hindi nyo mapatunayan sa korte, di kayo yung balikta rin. Di kayo kawawa. Ay kung talagang ano, patikit ka. Magkano lang tubos niyan? Lalo pag kumpanya, siguro. Gago!